Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pero mas allergic ako sa mga nagpapanggap na tao. At hindi ganun si Anna. So I guess, she's the better tanyag. Sinubukan ngang suyuin ni Zoe ito ngang si Giselle. At dinalhan niya pa nga ito ng wine upang makatulog na daw ito dahil nga sa kanyang mga problema na pinagdadaanan. At sinabi pa dito ni Zoe kay Giselle na humihingi daw siya ng despensa dahil sa ginawa daw ng kanyang mami na si Moira. At dito naman na tinanggap kunwari ni Giselle itong ngang wine. At dito rin na sinabi ni Zoe kay Giselle na ginawa lamang daw iyon ni Moira para babalaan itong si Giselle na wag daw magdikit-dikit dito nga kay Annalyn Santos. At dito naman na tumutol at hindi sinangayunan ni Giselle ang mga sinasabi nga dito ni Zoe. At nasupalpal nga siya dito dahil sinabi ni Giselle na mas galit daw itong si Giselle dito sa pakitang tao. At ito na ngang si Zoe dahil alam ni Giselle na kinulong ni Zoe itong ngang si Annalyn sa storage room. At hindi nga makaimik agad itong si Zoe sa mga sinasabi ni Giselle. Napatunayan daw ni Annalyn na isa siyang tunay na tanyag at hindi siya nagpapakitang tao lamang. Kaya dito naman na ibinalik ni Giselle itong wine na ibinigay ni Zoe sa kanya. Mas kailangan daw ito ni Zoe at ng kanyang ina na si Moira. At dito naman sa pangalawang pagkakataon ay napahiya na naman itong si Zoe na iniwanan siya dito ni Giselle. Samantala kinabukasan nagtungo naman itong si Lynette dito nga sa Apex. Yun pala ay pinatawag siya dito ni Giselle upang pasalamatan sa kanyang regalo na cake at bulaklak. At dito na nga nahinarang ni Moira itong si Lynette dahil nga ay palagi daw itong pumupunta at dumidikit daw dito kay Giselle. At ipinagtanggol naman ni Giselle itong si Lynette dahil siya daw ang nag-imbita dito kay Lynette. At dito naman nagalit ulit itong si Moira dahil nagkampihan na nga daw itong si Lynette at itong si Giselle. At dagdag pa itong si Annalyn Santos. At dahil dito, hindi naman makapaniwala itong si Giselle na tawagan siya ng kanyang kapatid na si Obeng. At dito na naisinabi ni Obeng kay Giselle, nabantayan daw itong kanyang anak na si Annalyn dito naman kina Moira at Zoe. Dahil alam ni Moira na itong si Annalyn ang nag-iisang anak lamang dito nga ni Dr. Tanyag. Nagulat din naman itong si Giselle nang marinig at malaman niya ang mga iyon. Sa kabilang banda, natuto na rin na sumagot itong si Annalyn dito nga kay Moira at Zoe. Kahit pilitin pa man siya na sabihin na kung may alam daw itong sekreto dito naman kay Giselle at wala namang balak itong si Annalyn na sabihin ang kanyang mga nalaman na sekreto dito nga kay Moira at Zoe. At magiging palaban na nga ito at nakakuha na nga ng kakampi itong si Lynette at itong si Annalyn walang iba kundi ito na nga si Giselle. Yan po ang ating pakaabangan sa Abot Kamay na Pangarap.